Hello, royalties! Magandang gabi sa inyong lahat! Welcome to another episode, our third episode. At today, hindi lang isa, kundi dalawa ang makakasama natin. Dalawa sa mga matatalik at napaka-talented kong mga kaibigan. At syempre, bago tayo magsimula, hindi tayo pwede mag-start ng walang shoutout! Ayan, si Jenny Marisol. Si Ariana Caburnay, hello. Medyo naglalag lang tayo today, pero... Ayan, nawala ata yung audio ko. Kay Raynan Snadella, hello idol, kamusta po? Pa-shoutout po, Miss Empress, kay Sheen Yurishal. Hello kay Rosaline Ann. Kay Zado de la Peña Cruz, hello. Shoutout from Limay, Bataan. Kay Angela Carab, hello. Mercy Ampo, hello. Casey Bagat-Cholan, hello. Ayan, medyo naglalag yung comment section natin. Thank you, royalties! Medyo nahihirapan lang tayo ngayon dahil ang daming nagko-comment, pero kakayanin ang ating wifi. Kay, sige, kung sino na lang makita ko, kay Chixi Shan, kay Chona Olahe, kay John Paul, Joanna Rose and Siso, Nomar Pasqua, hello. Kay Beverly Montaño, hello din. Kay Gerson Allison, hello. Kay Key Ray from Zamboanga City, hello. Kay Mary Jane Ramos. Kay Mar Pasqua, hello Valenzuela. Huwag kayong mag-alala, wala po si Madam Minutes dito, walang murahan na mangyayari. Just shout out lang, hindi ko rin kayo sisigawan. Stay safe and healthy. Thank you, Daphne Camarillo. Jessel Villarmea, hello. Aryan Lapasaran, hello. From Cebu City. Carla Enosa, hello. Ayan. Kay Althea Dimaranan, hello. Wala pong binibenta dito. Hindi pwedeng i-mine po ang ilong ko. Kay Ray Ray Lee, hello. Nako, marami pa tayong isa-shoutout mamaya. Pero royalties, I'm sure marami tayong matututunan today. Dahil alam ko naman sa panahon ngayon, marami na talaga ang gustong pasukin ang mundo ng vlogging. At ang mga guests natin today, isi-share nila sa atin ang kanilang naging journey at experiences bilang mga up-and-coming YouTubers or vloggers. Kaya naman, ladies and gentlemen, let's all welcome my friends and our guests for tonight, Jean Lacuata and Ed Hamolot. Hello! Okay lang may audio? And hi! What's magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Ako po si Ed Hamolot sa Mindanao. Salamat ako. Alam mo, ang dami nating viewers today, naglalag yung mga comment section natin. Pero first of all, magpakilala muna tayo.
ano ba yung contents nyo? Ano ba yung may expect namin sa vlogs nyo? Ako muna mauna. Sige, ako kasi, I just started three months ago lang ako nag-start. Since pandemic, usually yung contents ko, more on sa house lang ginagawa, mga unboxing, mga home improvements. So, as of now, wala pa akong maisip na content na pwede kong gawin outside since bawal nga tayo lumabas. So, yun yung nagiging, ano ko ngayon, niche ko when it comes to doing videos. Mostly home stuff lang. Home stuff. So, nakita ko yung parang first vlog mo was yung house tour ba? Or may ginawa kang nag-paint? Hindi ako nag-paint. No. Grabe. Isang part ng room ko, blank lang siya na gray. So, medyo na-bore ako na parang naisip ko, what if kaya ibahin ko yung wall ko, gawin kong mas interesting. So, ang ginawa ko, naghanap ako online ng wallpaper. So, pina-wallpaper ko siya na hindi siya usual na wallpaper. I can show it to you guys. Ayan siya. More of scenery siya. So, sobrang good vibe siya every time I wake up in the morning. Kasi parang, alam mo yun, pandemic, hindi ka makakalabas. So, why not bring in it in your room? So, yun yung ginawa ko. Yes. Nagigising siya sa Mount Ulap every day. Yes. Ikaw naman, Ed, ano naman yung contents mo naman? Kung si Jane ang parang lifestyle, ganyan, everyday, ikaw? Yung sa akin naman, more on, since I love to travel, and nagka-travel ako ngayon, kaya naririnig nyo yung mga tricycle dyan sa labas. So, since I love to travel, and ever since kasi, parang sobrang tagal ko nang gustong mag-vlog. Just that, lagi akong hindi ko siya natutuloy. So, the time that we visited India, may time doon na parang, hala, hindi na ako nag-enjoy sa picture lang. Parang hindi na ako naghahawak ng picture. Parang na-surpass ko na yung Instagram, travel for Instagram. So, that was the time na sabi ko, I think it's time to share to them how to enjoy traveling when parang yung out of nowhere, may enjoy mo yung kahit yung mga, may meet mo yung mga tao. So, that's what I'm trying to share to everyone, especially during this pandemic na walang nakaka-travel masyado. And I'm so blessed lang na nakauwi ako sa province and I have access to the beach, access to the mountains. So that's what we're sharing. Mm-hmm. More on travel. So before kayo mag-start talaga mag-start mag-vlog, ano yung usual work nyo or ano yung ginagawa nyo ba talaga off-cam? Ako kasi, ever since naman nasa IT world ako. Until now naman. Oh, yes. Tapos, di ba ikaw yung nag-push kami na, oy, i-vlog nyo na yan, mag-vlog kayo. Sayang. So, ikaw talaga yung reason kung ba't kami nag-start mag-create. So, ngayon, nasa IT ka pa din. Hindi ka pa naman. Yes, IT pa rin. Hindi naman. Hindi. Hindi ako mag-quit. Ano yung work mo? Ako nasa conferencing world pa rin ako. I host webinars. But other than that, I've actually resigned my work in Manila kasi I decided to want to venture in business na talaga. So, business ka naman yun. Yeah, so work pa din and then business on the side and then nagva-vlog. Superman. Yeah. Oh, ayan yung, nandiyan ka ngayon sa business mo, no? Yan yung bagay yeah, ng business. Yeah, nasa store ako. And you're also in what city right now? Yeah, I'm in Dapitan City. It's in Mindanao. Mag-hi ka naman sa mga viewers natin na taga-Dapitan. Hello sa mga taga-Dapitan. Naanadjud ko sa Kuan. Sa TV. Naanadjud ko sa TV. Can you share us your businesses there? Can you share yeah, it with so, when we traveled to Siargao, during this pandemic now, when we visited Siargao, sobrang na-move ako. Sa amin kasi, sa atin pag nagta-travel, ako yung huwag kang magtapon ng basura dyan, huwag mo itapon dyan sa yung environment, ganyan. Like friendly. So, yeah, when I get to Siargao, merong store doon na gustong-gusto naming puntahan, pero never naming na-visit. Kasi pagdating doon, meron na naman kaming sabon, meron na kaming shampoo, pero
most of the travelers going there, wala silang dalang mga toiletries, mga ganun. Kasi doon na sila namimili. It's a refill, refillery store. So, napansin ko, no one is starting in Dapitan, even in Dipolo. Siguro may mga eco-story na, pero hindi pa siya na-promote sa Dapitan. And my goal is to lessen the plastic use, single-use plastic in Dapitan. Kasi, di ba, nasa beach, may coastal area kami. And there are instances na, since I free dive and I dive, may instances na nakikita ko doon ng Nido, Bear Brand. So it pains my heart to see na parang, instead na I'm enjoying, parang kinukuha ko pa, kinukulek ko pa yung garbage. And why not educate and help na din the community to be a better person. So may name na ba yung store mo dyan? At saan ba nila pwedeng bisitahin yan? Nasa Talisay, Dapitan City. Going to Dakak. Mm-hmm. Dakak Road. may gustong tumawa. Mapuntaan nga yung Dakak na yan. Mukhang maganda dyan. Malapit lang yan dito. Mm-hmm. So, ang dami nyo rin talagang ginagawa, no? Maliban sa pagbablog. And sabi mo kanina, Jane, isa ako sa mga halang may tumatawa. Ay, ako si Princess. Si Princess yan. Nanggugulo. Sabi mo, isa ako sa mga nag-post sa'yo. Kasi naman, yes. Itong dalawang to, before pa sila mag-start, mag-vlog, or hindi pa nga ata uso yung mga vlogging na ganyan, may hilig na talaga kayo mag-take ng pictures at mga videos. Yeah. Ang galing yung gumawa ng mga effects, ganyan, mga editing, ganyan. So ano talaga yung parang turning point nyo na naging decision nyo na, sige na, we will make it official na magbablog na talaga kami. Actually, on my end, parang kasi ang daming friends natin actually na nagtatanong about paano ka pumunta sa ganito, paano pumunta sa ganon, and magkano nagastos. Talagang pinakita yung pictures. So yun. Ayan yung mga edits nyo, ang gaganda, diba? So instead na telling it to them via story lang, via kwento, why not show it to them through a video? So yun yung naging turning point ko na gumawa na lang ako ng content para ma-share ko sa kanila na nakikita pa nila visually kesa kwento lang yung naririnig nila. Ikaw, Ed, ano yung, paano ka nakapag-decide na eto na yun, susubukan ko na? Yung sa akin, parang out of impulse lang talaga na nag-record ako while during this pandemic na ako nag-start mag-vlog. Pero ever since, gusto ko na talaga siyang i-share. Ang nag-hinder lang sa akin kasi, what am I going to share? The inner self sa akin, parang siguro sobrang kalog lang ako, pero I want to be, parang gusto ko ipakita sa mga, syempre sa mga anak ko, sa mga pamangkin ko na it's not just purely fun. When you're traveling, you are leaving a footprint when you're traveling. So, nakapag-decide ako na I'm ready to share my travels na. Nung hindi na ako punta tayo dito kasi maganda mag-picture dito. Punta tayo dito kasi masarap yung pagkain. Yung nai-enjoy mo na, even yung makikita mong nagbebenta sa road, tapos pag-taste mo ng pagkain, ay masarap pala to, and then you're going to share to other people. Kasi meron kami isang travel na hindi ko na-enjoy out of the country. Mm-hmm. Kasi puro naman, picture so lang kayo. Ng... Oo. As in, pupuntahan kami para mag-picture, tapos nag-aaway na kasi ang pangit ng picture ko dito, hindi to ganyan to yung nakita ko sa Instagram. Dapat ganito yung kukunin mo. So, parang yun na din isang tip. If you are going to travel, don't travel for photos. I think it's better if you're going to take photos, pero it's more on experience talaga. Once you experience the place, the culture, the food, mas masarap yung travel. Mm-hmm. So yun yung parang... So anong feeling ng ngayon, open na kayo sa public na, nalalabas nyo na yung videos nyo na personal videos nyo at napapanood na siya ng maraming tao. Anong feeling nun? On my end, somewhat masaya ako.
na medyo cautious kasi hindi mo naman lahat mapi-please yan eh. Yung ganun. Pero ang ginagawa ko lang is I just wanted to share kung ano yung na-experience ko, kung may makukuha sila out of it. So yun na lang yung nagiging mindset ko when I post my contents. The same thing sa akin talaga. All, pag nagta-travel din tayo, lagi nasa isip natin yung travel, it's for yung mga may pera lang. Diba? Yung nasa mindset ng iba. And, buti ka pa nakaka-travel ka, ang dami mong pera. Well, tignan mo, ang dami kong trabaho, ang dami ko pang ano. dami ko pang inaayos. Mga tatapusin. Yeah. Pero when you parang ilagay mo lang sa ano mo, lagay mo lang sa system mo. Parang ako sobrang hilig ko mag-travel. Parang nahanapan ko siya ng paraan kung paano ako makakapag-travel na hindi na uubos yung pera ko. So that's what I'm sharing right now. Kung pumunta ako sa isang lugar na wala akong nagagastos, yun yung mga pinapakita ko sa vlog. How about the privacy? Ano na kayo doon? Wala pa ready na kayo for yung... that? Actually, may mga ano, mas marang, may mga, it's more on nangungulit, hindi yung, yeah, it's privacy. Pero so how do you handle it, yung mga nangungulit sa inyo? Or meron na bang nagbabash sa inyo as early as now? Sa akin wala. Sa akin wala naman. Kay Ed meron. Kasi maraming followers yan eh. Sa akin naman wala. Kasi more on nagtatanong lang sila about the travel, kung paano ginawa, kung magkano. So I think yung pag-post ng content is okay naman in order for them to get something out of it, kahit na mga information lang. Mm-mm. And how do you guys feel kapag nakakakuha na kayo ng mga comments na hindi nyo kakilala, tapos ayun, may mga tinatanong na information dahil na-curious sila sa pinost ninyo, anong feeling nyo? Siyempre, sobrang flattering na parang, uy. Parang malaking bagay na ba yun sa isang baguhang YouTuber na may nagko-comment sa inyo na hindi nyo kakilala? Oo, lalo na pagka yung comment is maganda. Sobrang wow. Mm-hmm. Hindi ko ina-expect na may manonood ng content ko. Mm-hmm. The same. Parang, anong naging inhibitions ninyo? Parang, bakit ang tagal bago kayo mag-start? Ano yung mga naisip ninyo na, kasi you have the skills, you have the talent, meron kayong resources, may mga equipments naman kayo. So, ba't hindi kayo nag-start agad? Bakit natagalan pa? Sa akin kasi, hindi ako komportable magsalita sa harap ng camera. As in, sobrang hindi. If you remember, Ed, at saka, yan yung isa sa mga problema talaga ng mga gustong mag-YouTube or mag-vlog. Ako isa share ko. Hindi nila ma-start kasi nga, conscious sila sa akin. Na-conscious. Ako isa share ko yung ano, yung experience ko. Kasi ako sa sobrang tagal kasi, di ba syempre sa picture, napipili mo yung pagkatong angle. Oh, ito yung pinakamaganda sa 1 out of 100 pictures, ito yung pinakamaganda, ito yung i-post natin. Pero when you're vlogging, wala ka nang... Ang hirap kumuha ng clips minsan, lalo na pag-umpisa ka pa lang, katahitahin. At saka yung sasabihin mo, paulit-ulit pag hindi mo nagustuhan. Yung sa akin, yung ginawa ko, kasi sobrang na ako conscious ako sa hair ko, kasi medyo, tumutubo sa somewhere. Medyo square. So, yeah. So, ang ginawa ko ng second, ng practice vlog ko mismo, nagkat ako ng hair sa in front of the mirror, tapos doon ako nag-practice magsalita. So, parang somewhat, kung ako mismo, tanggap ko yung ano yung mga insecurities ko, hindi ka na maka-conscious sa mga next mong gagawin. Siguro, it's part of the process, pero kung pagdaanan mo talaga siya, Kasi para for me, YouTube is not an overnight success. Hindi talaga. So, lalo na for us na, syempre kay Empress, mabilis lang. Pag-post mo in a day, naka 1,000 ka na, parang ganun. Boom. Sa amin, sobrang hirap. Kasi, ang bagal pa kanan eh. Di ba, parang, sobrang pero if you are planning to do it, I think the best time to do it is now. Parang now, kung mag-antay ka, kung mag-antay ka pa na mag-antay, lalo siyang madedelay na madedelay. And so anong nakita nyo yung finally na nag-start na kayo?
na-realize nyo ba na, ay, bakit ngayon lang? Sana pala matagal na ako nag-start. Or parang, ah, sakto lang to na ngayon lang ako nag-start kasi kailangan ko pang kapain. Sa akin kasi, may part na, sa akin may regret ako kasi ang daming travels na nasayang. Alam mo yun? Ah, na parang, uy, sana na-share ko to kasi sobrang epic yung mga ginagawa namin dati. Yan din yung na-feel ko nung una. Oo. Diba? Tapos yan nga, siguro. Okay, sige. Go. Sorry. Yung sa akin, sakto lang kasi parang sobrang dami ko nang pinagdaanan before pero kung siguro wala pa ako sa tamang maturity, ano kaya yung ma-share ko in that time? So yun yung parang para sa akin. So kasi when you're sharing contents online, I have nothing against those kung ano yung sineshare nila. Pero sa akin kasi, gusto ko may impact, gusto ko memorable siya. Kasi part of it, I'm doing it for the journal ng pagka-travel ko. So yun yung, parang sa akin, sakto lang. Hindi ako mga, siguro kung nag-umpisa ako nung bata pa, siguro na-stress na ako na, oh, bakit 400 pa rin to? Bakit 600 pa rin? Eto, sabi naman ni Riza May Espinosa Lavado, ano po yung advice nyo kung paano daw magparami ng subscribers? Just keep on posting videos. Kasi you can never tell kung kailan dadami yung views mo, dadami yung subscribers. Yeah. Just do whatever you want to do. Kung ano ka, ipakita mo sa contents mo. Kasi yun, eventually, it will come. And Riza, don't focus too much on... Hi Lohan. Hey Kalayag. Hi. Don't focus too much on the numbers kasi darating ka talaga doon. Hindi talaga siya yung overnight na pagkagising mo sikat ka na agad. Actually myself hindi ko pinangarap na sumikat. Gusto ko lang mag-YouTube. Kung kumita ako sa YouTube maganda kasi it will parang makatulong siya kung makaka-travel pa ako ng mas malalayo pa na hindi ko magawa before pero just keep on posting and then cross-promote your contents sa Facebook talaga. What is cross-promote? Yung po-post mo yung contents mo sa Facebook, parang, like, so yung sa akin, 6 months or sa lahat ng social media mo, dapat i-post mo lahat nun. Yeah, post mo yung post. And then, ang ginagawa ko every Friday, yung mga friends ko nga nakukulitan na eh, siguro yung iba nakukulitan. Every Friday, nagre-remind ako, pinapost ko yung link ko. Sipag mo nga. Tapos kung halimbawa, kung uso ngayon yung as a friend, nako, yun yung mga nilalagay ko na, oh, subscribe mo naman ako as a friend. Parang may catch lang, something na gano'n. Oo, tsaka kailangan din ng kasipagan, di ba? Yeah. Oh. Sobra. Yun din. Ayan, kailangan sabi consistent. Ni Lohan Botante Kalayag, hi, Ed and Jane. Hi, Lohan. Hello, Lohan. Sabi ni Kay Santiago, hey, Ed, support boy. For Revs. May fan si Ed. Uy, si Kay Natana din yan. Nag-YouTube din. Yung pila, ayan. Si Jean. Hi, Pepay. Artista. Ito naman yung sinabi ni follow-up ni Riza May. Gusto ko rin kasi, kaso di rin po ako, hindi ko rin po kaya humro sa camera. I mean, mag-video while talking and chuchu. Oo, yan talaga yung isa sa mga problema. Kasi yan talaga yung naging problem. Yan yung naging problem ko ever since. Nung nag-start kami gumawa ng video, nung nasa Siargao kami, parang, mapapamura talaga ako. Parang paulit-ulit ako ng take, na parang, oh, mukha akong tanga. So, ang ginawa ko is, malaking tulong to ha, I joined an online reality game. Ano siya, Survivor siya. Nasa Facebook group siya. I can show it to you guys. Pinoy Survivor League. At mamaya! Ang first episode tama ba? Pinoy Survivor League. Join kayo dyan if you guys want. Tapos, more on, in front of the camera. So, every day, may videos ka na ititake, yung ganun-ganun, kung anong thoughts mo. Siguro yun na rin yung way, mas nakatulong siya na maging comfortable ako na magsalita sa magsalita sa camera. So, yun. Sobrang laking factor nyan. Yeah, medyo ito naman, Ed, afraid din daw siya sa mga negative comments. Darating talaga yun eh. Parang, sa akin naman, wala pa ako natanggap na negative comments. Pero may constant na nag-dislike ng video ko. Isa lang talaga siya. As in, isa lang talaga. Hindi kami yun. Hindi ako yun ah. Sabi ko, legit, may basher na ako.
Pero nag-stop na siya, kasi post lang ako ng post. Ang pinaka-first ko na nakuha, I'm not sure if that was directed to me kasi ano, yung una kong take, nakakaba, so hindi ako sure kung perfect yung grammar ko. Ganun kasi sobrang conscious tayo. Pero all the more kasi na conscious ka sa sarili mo, mas lalo kang, parang mas hindi comfortable, hindi ka comfortable tingnan sa harap ng camera. So, if ano ka lang, maging sarili mo lang, and then, di ba ikaw, minsan, pag may nakikita ka, nakakapagbigay ka rin ng negative comments, minsan tinatago mo lang, or minsan sinasabi mo. Take it as a constructive criticism, and then grow from there. Parang mas maganda yon kasi may nagsabi sa'yo agad. Hindi ka pinayaan na, alam mo yung nagbuha kang tanga na sobrang tagal, tapos nung nagtumigil ka na, sabi, ba't ganyan kang tumigil? Ang dapat tagal mo nang tinigilan yan. Di ba? So, ako honestly, nung nag-start ako, sasend ko sa friends ko, sabi ko, uy, nag-start na ako mag-YouTube. Let me know kung ipapatuloy ko ba or hindi. Yung sa mga trusted friends ko, promise, sinabi ko yun. Kasi sila yung hindi mag-hold ng parang, kung tigilan mo rin, kasi yun na oras. Or, ito i-improve mo. Parang ganyan. When you're traveling, parang... So, dun sa ilang months na kayo nag-start ng YouTube? Ikaw, Ed, may 6 months ka na, no? Yeah, 6 months. Ikaw, Jin? Mga 3 months pa lang ako. Tapos, 3 months pa lang. Usually, parang once a week lang ako nagpo-post pa. Kasi medyo wala akong time the past weeks. Pero, so journey niyo na yun? Hmm. Kamusta? May na-realize ba kayo? Or meron ba kayong natutunan? Or nanibago ba kayo? May nalaman ba kayo tungkol sa sarili niyo simula nung nag-start kayo mag-YouTube? Ako? Oh. Siguro hindi ko na-expect na kakayanin kong maggawa ng ganyan. Kasi parang nailabas mo yung sarili mo na parang pag nanonood lang ako dati, parang, hindi ko kaya yan. Pero ngayon, di ba, parang, alam mo yun. Tsaka yung ano, parang may mag-message sa'yo na, oy, napanood ko yung vlog mo, pa-shoutout sa next na vlog. Na hindi ko kilala. Parang, minsan, kahit kilala, sabi, or, naisip ko, ginagago ba ako ito? Naisip ko, ginagago ba ako? Tapos, parang eventually, parang, uy, ba't di mo pa rin ako sinashoutout? Di mo pa rin ako sinashoutout? Parang, uy, nanonood na pala sa akin. Tapos nakikita mo yung videos mo na from 100, nagto 200, 300, 400, small success, mga ganun. Mm-hmm. So, nakakatawa. I think yung key talaga is kasipagan mag-post, no? Ikaw, Ed, how often do you post? Every week ba? Every week. Pero tina-target ko kasi, ito din pala, baka may gusto. Since goal-oriented talaga ako. So, simula pa ng pag-umpisa, binasa ko na in 12 months, dapat ito yung target mo. So, nag-post ako ng 3 videos. So, pag-post ko ng 3 videos, kinuha ko yung analytics niya, dinivide ko siya in 12 months kung ilang beses ako mag-post dapat. So, nung nakita ko na kailangan ko mag-post na up to 200 videos, halimbawa, sabi, 200 videos, ma-reach ko yung 4,000. So, dinivide ko yung 200 kung ilan ako dapat mag-post in a week. So, meron doon, twice a week dapat. Ito mataas yung views ko, pero parang may buffer na siya. Parang ina-anticipate ko na kung hanggang, iba si Edmay. Peter agad. Inaano ko lang. Ano ba ikaw yun? Ayan na. In-anticipate ko na kung ilan yung videos na kailangan kong i-post para ma-reach ko yung goal ko. So, ayun, nag-work naman siya. We're getting there naman. So, in 6 months, malapit na ako mag 1,000 subscribers. Wow! And yung views ko naman. So malaking bagay talaga yung pagiging masipag, no? Yeah. How about yung talent? Malaking bagay ba na dapat may talent ka din? Actually, hindi naman. Depends lang kasi talaga kung anong content mo eh. Kasi may iba-iba tayong niche eh. Kunyari, si Ed, more on the
travels. Ako ngayon, home. So, iba yung viewers ko sa viewers niya. So, kung papasok mo yung talent, parang saan may papasok? Sasayaw kami. Sorry, kaya joke lang. Pero yun nga, iba-iba kasi yung niche bawat ano eh, bawat creator. So, kahit hindi mo siya malalaman agad eh, parang sa dami ng videos na ipopost mo, kung ano yung mga kaya mong ipost, share mo lang. Kasi kakapain mo talaga, hindi mo alam kung magaling ka sumayaw, pero hindi yun yung pinakamarami mong views. Alam mo yun, yung pakikinggan mo din yung pakikiramdaman mo yung mga nanonood sa'yo. Yun. Yes. Mm-mm. At saka tatanungin mo din sila if ano yung gusto pa nilang makita sa inyo. Kasi yeah, mas maganda na napapagbigyan natin sila. So ano sa tingin yung future ninyo sa pagbablog? Do you think you're gonna go full-time? Or as of now, post ng once a week lang muna, ganun? Ako, ikaw muna, sige, ikaw muna. Kasi makakalimutan ko. Ako ano, yung gusto ko lang talaga nung una, gusto ko lang mag-vlog. And then medyo maganda yung takbo nung acceptance kasi nung friends ko, and then grabe yung support nila. So sabi ko, why not ano, since ito naman yung gusto kong gawin, gusto kong mag-travel, why not make a living out of it? So if kaya ko mag-full-time, magpo-full-time talaga ako. And then I'm just happy na as early as now, meron na tayo na nakukuha ang ano, mga collab, mga tie-ups, mga kung ganun. So, sobrang nakakatawa. Sa akin naman, hindi ko siya iniisip as full-time. Kasi ang ginagawa ko kasi sa contents ko, parang ginagawa ko siyang online journal. Kung ano yung ginagawa ko, like for this month, for this week, parang dun ko siya nilalagay. So, I don't see myself na gagawin kong full-time yung pagiging content creator for now, pero hindi natin masasabi kasi what will happen in the coming month. So, ayun. Sige, any tips na lang sa mga gustong sumabak ng pagbablog? Siguro tip, huwag kayong mahihiya. Just be consistent kung ano yung gusto nyo ipakita. Kung magaling kayo dito or may ginagawa kayo, just do it. Parang tanggalin nyo yung inhibitions nyo pagka may gusto ko yung ipakita sa public. Kasi you don't know, in a way, nakakatulong kayo sa kanila. Tsaka ano, aralin mo kung ano yung papasukin mo. I think nakatulong sa akin na... Nanggugulo si Princess. Aralin mo talaga yung papasukin mo kasi... Hindi kasi siya yung sa akin, pagkapasok ko sa YouTube. Inaral ko kung kailan ako magpo-post, inaral ko yung mga... Nanood ako ng maraming vlogs, kung ano yung gusto kong na-peg, kung ano yung... Paano ako... Hi, Brad! kung ano yung mga dapat kong i-post, kung paano maging successful yung journey ko sa YouTube, mga yung tipong ganon. So... Ano lang talaga, tiyaga. Pag may tiyaga, may nilaga. Yeah. Mag-aral, mag-tiyaga, huwag mahiya. Kapalan mo ka. Dapat masipag sa pag-post. At saka ano, pag ginawa mo naman siya one time, hindi mo naman siya mapaperfect agad, di ba? So, hindi mo talaga malalaman kung hindi mo susubukan. Mm-hmm. Yeah, it's a process. Wala namang mawawala sa atin kundi ang oras, wifi. Pero it's worth the try, di ba? Kasi so, makikita mo naman pagka, kunyari, in-observe mo yung videos na pinunod, ginawa mo from the first until now, makikita mo yung improvement kung gano'n ka sobrang hindi komportable before as compared to the latest one. Pati yung pag-e-edit mo, makikita mo improvement. Oo, magugulat ka every video. Meron kang malalaman. So, yung ako kasi, ang sobrang tagal, alam mo kung bakit sobrang tagal kami nag-start? Kasi itong si Jean gumawa ng video, nag-bali kami.
Sobrang dami namin kinuhang clips, ganyan. Tapos, di ba yung plano namin, walang mukha? Kasi nahiya, yun talaga yung challenge, nakakahiya na magsalita sa harap ng camera. So, ang plano namin, montage-montage. Puro montage lang, montage. Video, sobrang ganda ng video na. Proud na proud siya. Pag tingin mo, sabi ko, sige, ikaw na lang mag-vlog. So, bakit? Yes. Parang ano, parang siyang project ng high school. Yung ganun. So from there, dahil sobrang taas sa expectation namin, it took us another sobrang tagal na taon bago kami kasi nagsimula. Ang inaano namin, yung tinatarget namin si Do You Travel. Kasi pagka nakita mo yung post niya, pati yung videos niya, parang wow. Eh yun yung pinepeg namin, eh hindi namin na-achieve. Huwag na, this is not for us. So, parang not for us agad. Para sa isang video, nag-quit kami agad. And then eventually, after several years, parang meron kasing time na nagka-travel ako, nakikinig ako na, di ba, mahilig tayo mag-music. Tapos nakikita ko yung sarili ko, ah, takbo-takbo ako dyan. Sabi ko, vlog talaga yung iniisip ko. Feeling ko para sa akin talaga mag-vlog. So mag-vlog nga ako one of these days. And then yun lang, nag-record lang ako, nag-bike kami sa Ortigas. Tapos in-upload ko, pag-upload ko, sabi ko, oh, ito na ata yun kasi may nag-subscribe na, may nag-ano na, may nanood na ng videos. Tapos sobrang pangit pa nun, as in sobrang sabog-sabog talaga yung music. So after that, tinuloy-tuloy mo na? Tinuloy-tuloy pa siya. Oh, na-copyright pa ako agad. Copyright ka ba? So anong ano natin sa mga copyright na ganyan? Anong tips natin sa mga hindi na... Kasi pagka gumamit kang music, yung mga sikat ngayon, may tendency na makikita yan ng YouTube tapos maka-copyright ka. Pag na-monetize ka, hindi sa'yo mapupunta yung pera. So, ang safest way is yung gamitin mo yung YouTube studio. Meron doon mga songs na pwede mong gamitin. So, for now, yun muna yung ginagamit ko. Sobrang dami. Kasi free lang yun, hindi ka na magbabayad ng any subscription. Or ako naman, ginagawa ko, nagsisearch ako sa YouTube ng no copyright music. Tapos, sinescreen record ko na lang siya. Sa mga medyo tamad na paraan. Or yung, meron so, ako na try. So, kailangan no copyright music. Pwede naman. If you're willing to gamble, parang pwede ka naman. As long as it's not a strike, pwede siya. So, pag na-copyright ka, i-play mo muna. Tapos, pag malapit ka ng mag-monetize, i-off muna. Hindi, delete mo na yung, pwede yung music. Yung music lang. Yan. Sabi ni Kay Santiago, nakaka-inspire naman maging active on YouTube na. I-share ko, ha. Si Kay kasi... Si Kay kasi, na-meet ko sa island, sa Aligway Island. So, sa Aligway Island, she focus on freelancing. As in, kumikita na siya. Pero sa kanya, blogspot, nagsusulat siya. And then, meron siyang YouTube on the side. So, nakaka-inspire din yung story niya. Na sobrang dami niya nakukuha ang endorsement. Actually, endorser siya ng Zamboanga del Norte. So, ang dami niyang travel. Oh, nalilibre yung mga travels niya, magpunta siya ng ganyan. Sabi ko, uy, sama mo naman ako sa ganyan, sama mo naman ako dito sa ganyan. So, alam mo yon, parang nakakatuwa kasi habang gumagawa ka ng contents, nami-meet mo, nakikita mo yung mga tao sa community. Yes. Okay. Ay, saka yung ano yung experience natin sa ano? Sa Daka. Yung ano, yung promotion, yung promotional video ng Daka. Ay, ang ganda nun. Okay, so along the way, dahil maganda rin talaga yung mga nilalabas yung contents, meron na talagang lumalapit sa inyo para magpa-collab or magbigay ng freebies. Share nyo naman yung nangyari sa inyo nung sa Dakak ba yun? Sa Dakak. Ed, ikaw magkwento yan. Ikaw muna. sige. Yung sa Dakak kasi, gusto naming mag-Dakak during that time. Ay, Dakak ba? O gusto naming mag-Dakak? Basta gusto naming gawin during that time. Kasi si Jean, tumakas sa Manila para mag... Kasi ano yun, yes. Quarantine sa Manila. Actually, tatlo kami. So, sa Manila? Kasagsagan ng COVID noon sa Manila. So, galing kaming
Japan, pag-uwi namin, naghahanap kami ng paraan kung paano kami makatakas sa mga gala talaga kayo, no? Oo. Tapos pagdating namin dito sa Dapitan that time, zero case ng COVID sa Dapitan. Tapos na nakita ako nag-post na kailangan nila ng models for the cock. Sabi ko, oh, gusto niyo bang ano, magdakap tayo pero hindi tayo gumastos. Tapos ayun, napatay up kami sa dakak. And then nagulat kami, sobrang ganda nung kinalabasan ng video. Actually, isa din yung sa factor kung bakit sabi ko, ay pwede pala akong mag-vlog kasi parang yung nakita ko yung video. Ganito lang naman yung ginagawa ko sa totoong buhay. Bakit nagawa nila ng video? Bakit hindi ko rin gawa ng video? Parang ganun. Saka, since I'm supporting, parang during the pandemic, di ba nagsusupport kay Empress ng mga small businesses selling food online? Yes! Oo, mga local products. Simula ng pandemic, sa akin naman, sustainability. Ayun, oh, nasabi ko na. So, gumagamit na ako ng local brands. Sinusuot ko sa vlog minsan, local brands. And then, I'm so happy na meron na tayong, piniflex ko yung ano eh. So, yes. Saka next natin yung flex. Local product din from New Me. Yeah, local product. New Me, eco-friendly yun. Hi, Princess. Yan, ang New Me, malapit na. September 15. Numi.ph. So, maganda rin, no? Kasi ginagawa mo na yung gusto mo at the same time. Tapos, meron pa rin talagang makakapansin sa'yo sa talent mo, sa skills na meron ka. So, marami pa rin talagang opportunities yung pwede niyong makuha if you start vlogging, di ba? Vlogging, yeah. Tsaka yung before, nung hindi so ako nag-vlog. Imagine kayo, ilang months pa lang kayo, di ba? Medyo talagang madami na din nakakapansin at marami na rin talagang nag-reach out sa inyo. So, kung kaya nyo, kaya din ng iba. Kaya yeah, din ng tama. Iba. Ano wala ako? May sabihin ako dapat eh. Lagi ka naman ganyan. Ay, sige, mag-shoutout muna tayo. Sabi ni Maricar Isagunde, napakaganda talaga ni Idol Empress, pa-shout ko sa YouTube channel ng asawa ko, Mark Isagunde TV. Good Samaritan po siya. Ayan, subscribe na po kayo kay Mark Isagunde TV. Meron din pala silang YouTube channel. Nice. At kay Angie Lizano, watching from Bulacan. Walang tigil ang bulan. Nagra-rhyme. Maricar Isagunde again. Tagal namin hintay, Idol. Nampis maging active ulit sa YouTube pa. Shoutout, Idol. Yes, kaya nyo yan. Basta, post lang ng post. Diba? Yes. Ang dami ng mga influencers and social media stars ngayon. So, I'm sure in the future, kayo na yung susunod. Consistency is the key. Uy, Sir Alex, boss ko yan, hi. Alex Dupaya, pa-shoutout po. Hello boss ko po. Yan. Ba't kayo nanonood, sir? Hi, boss. Ayan po. Okay, si excuse Bobby. Lang po siya, ha. Busy na po kasi si Jim ngayon. Lori, Mira, Kuya Idol. Wow. Go. Sino dyan sa... Hello. Kuya Idol, go. At yung palaya ko kasi shout out din kay Alal Weber Custodio at kay Janice Flores, sila po yung tumulong sa mama ko na magpaayos ng aircon sa kanyang sasakyan. So, kung gusto niyo po magpaayos ng aircon, i-contact niyo po sila at Janice Flores. Yes, Ed, may sinasabi ka? Ayan na naman si Empress. Shout out now. And si Princess. Ayan, guys. Okay, so before we end our episode for tonight, meron akong palaging challenge sa aking mga guests. Hello. Pero nasa sa inyo naman yon kung gusto nyong i-continue or not. Ito lang okay. Naman yung
madali lang naman. Konting juiciness at spiciness ng mga questions. Walang so again, yan, nasa sa inyo. Walang wala namang math. Hindi naman juicy ang math. Pero again, kayo ang bahala kung gusto nyong i-go. Kung game kayo dyan, pwede rin namang umiwas sa ano, sa gulo. At tapusin na natin itong live stream natin. Dan. So ano, go? Go, go, go. Go sa go. Go. Go sa go. Okay, so this is the fight. Ayan ang ating spice things up portion. Okay, game number one. Hello. Sino sa mga YouTubers sa Philippines ang hindi nyo ifa-follow ever? At bakit? Oh my God. Jin. May explanation ba after or Jin? Sa sabihin? Kailangan ko i-explain. Yes, why? Bakit? Bakit hindi mo siya ifa-follow ever? So, dapat, ano ha, Filipino. Kinabahan naman ako, grabe. Kasi, pwede mo back out? Hindi, sagutin ko to. Pinapalo ko siya, pinapanood ko siya, pero I don't see na kasi na relevant yung content sa akin. Okay. Si Donalyn Bartolome. Kasi, super crush ko siya. Tapos, lately, yung mga contents niya kasi parang wala, parang hindi ko na, alam mo yun? Hindi mo yan nagbigets. Oo. Puro prank-prank na kasi. Yung ganun. Sorry sa mga fans ni Donalyn, pero I love her. Sobra. Crush na crush ko yan. Okay. At dahil dyan, ladies and gentlemen, Miss Donalyn Barton. Oh my God! Pinahat Grabe. Pili mo kanyan. May kasasabi yung pili mo kanyan. Okay. So, yun si gusto mo siya, mo. Pero in-unfollow mo siya? Hindi ko naman in-unfollow, pero hindi ko na pinapanood yung contents. Pero finallow mo siya. Yes, yes. Pero sino yung hindi mo ever ifa-follow? Hindi ko alam. Meron kasi ba? Hindi ko pa pinapalo. Parang wala. Kasi hindi wala naman ako nanonood ng content na hindi ko nagustuhan. Hindi mo pinapalo. Oo. Ako kasi minsan, hindi naman lahat na pa-follow natin, di ba? Nood-nood lang. Okay. So si Donalyn, dahil nag-iba na siya para sa iyo. Yung content lang. Parang naano yan, si Jin, na impluensyahan sa akin. Kasi ako nagsasabi sa kanya, nanonood ka dyan lagi, nagpa-prank lang lagi. Kawawa yung mga tao. Hindi, joke lang. Andito si Donalyn, no? Ikaw, Ed, sino sa'yo? Sa akin? Nag-hump. Nakalimutan ko yung pangalan niya, pero nag-flash siya sa feed ko. Tapos, anong content siguro, niya? Yung content niya kasi ganun babae, din. Babae, lalaki. Babae, nag-prank din siya. Hindi siya ganun ka, hindi siya sobrang ganun kalaki. Si Pamela Swing ba yan? Hindi si Pamela Swing. Hanapin ko yung, hinahanap ko ngayon yung pangalan eh. Ganito kasi yung, ang ginagawa. Sabi ko sa kanya, Jin, wala akong problema sa magpa-prank. Kasi may nagsabi sa akin, mag-prank ka kasi magkumawa ka ng ganitong video. Sabi ko, wala problema sa akin sa ganun. Kasi honestly, nag-e-enjoy ako sa ibang contents na gano'n. Pero for me, parang hindi ko siya gagawin sa sarili ko kasi hindi ko alam kung paano ko i-explain pag ako yung na-prank, baka hindi niya magamit na content. Kasi parang may iba kasi na parang foul na prank, may iba na nakakatawa naman talaga. Tama. Okay, sige. Malinaw naman ang mga kasagutan. Next question. Ito, hindi naman na to, hindi na to mahirap. Kung pagbibigyan kayo ng isang araw para mabuhay bilang isang sikat na YouTuber naman sa Philippines pa rin, sino yung YouTuber na pipiliin? Maliban sa ikaw iyo muna, to. Ed. Ikaw muna, Ed. Bias. Gaga. May bias. Bawal sa Empress. Sigaw YouTuber. Ano?
bawal bias dito. Sikat na YouTuber. Sino ba? Pilipinas pa rin, no? Yes. Ito, halatang walang kaalam-alam sa mga vloggers. Meron na si Zainab. Si Zainab or si Donalyn. Siguro si Donalyn. Gusto mong... Si Donalyn na lang. Ang gusto mong maging sa isang araw. No, bakit? Maging sa isang araw. Ayusin ko yung ano, pagpa-prank ko. Kasi gusto, sayang kasi maganda yung... hindi na ako mag-prank. Tapos gagawa ako ng mga bagong contents. Para mag-gain ko ulit si Gina. Akala ko kasi gusto mo din humip-hop-hip-hop. Gusto mo din bumaba ng nakaprada. Patingin nga, patingin. Di ba marunong ako mag-mingi? Okay, ikaw naman, Jane. Sino pipiliin? Oh, sige. Para connected kay Donalyn at Zainab, si Jelay Andres. Kasi si meron Jelay siyang... Meron siyang ano eh, may ayaw cost siya. Ayaw mo si Madam Iwots? Ayoko, hindi ako pala mura. Okay, sige, bakit? Kasi meron siyang ano, cost. Mahilig siya sa dogs. Tumutulong siya sa mga stray dogs. So... Ang ganda ng cost niya kasi mahilig ako sa dogs eh. So yun lang experience. Yun lang. Okay. O, eto na, last na. Madali lang naman to. Ready na kayo. So, kailangan pumili ng isa. Sino ang bawal dalawa? Isa lang. Sino ang pinaka mabait, pinaka maganda, at pinaka mahal nyo? At pinaka lahat-lahat na sa dalawa? Si Prince Shook o Empress Shook? Walang sama na loob to, ha? Walang sama na loob. Inanood ko si Princess. Sino ang pipiliin nyo sa isa, sa dalawa? Offline na ata si Princess, so safe na. Offline na ata si Princess. Ang tanong, sino ang pinakamabait, pinakamaganda, pinakamahal nyo, pinakalahat-lahat na? Isa lang. Si Princess Shook or si Empress Shook? Bawal dalawa, isa lang. Walang ano, kasi may factor kasi yan eh. May factor yan eh. Meron akong gusto sa isa. So ayan ah, sabi nyo ah, kaya nung... Sabi nyo, kaya nyo ah. May tumatawag sa akin. Merong, may tumatawag sa akin. Ayan, iPhone ko. Meron iPhone, tayo. iPhone patch nyo. Uy, bawal magmura dito ah. Napakadali lang naman tanong to eh. Hindi na kailangan pag-isipan eh. Oh, sige, ako pipili. Ako una. Matapang ako ayun. Jean, ano na lang? Mamili ka ng isa tapos pipiliin mo sa akin isa. Gago. Para walang magalit. Hindi. Kasi ganito 'yan, may explanation naman ako kung bakit pipiliin ko 'to. Sige. Kasi I met Empress through Princess. Kami na kaming pinagsamahan ni Princess. Parang through. Wait, sumagot si Marl. Walang yato si Marl, may pinag-aano ba? Diba? may team. Kasi true ups yun. Kasama ko na naman kayo. Maayos ka, Marl. Hindi ka tinatanong, ha? Okay, pero sa ganda, wag ka nang sumamahan loob, Princess. Si Empress talaga eh. Ay, pero love ko naman kayo pareho. Hindi naman sa ganun. Kailangan isang buo. As a whole. Sige, si Princess, pipiliin ko. Si Princess. Hashtag Team Princess. O, alam mo na, Ed, kung anong gagawin mo, ha? Oo. So, kapag naglalaro tayo, di ba? Partner kami ni Empress, partner kayo ni Prin. Oo, kami talaga ni Princess magka-partner. Partner ba tayo? Oo. So, hindi, partner kami minsan ni Princess. Ayan. O, ayan na. So, yung pinili mo? Ang queen. Oh, nanalo ka na. Okay na? Ano? Tuwa si pinili mo, Ed. Tuwa si Queen, no? Oh, sino pinili mo, Ed? Si Empress nga. Si Queen pa rin ba? Si Empress. Okay. So, ayan si na. Jean.
ate. Si Princess, si Ed, si Empress. So, alam nyo na yung magiging friendship natin pagkatapos nito. Bye, guys. Ba't ba ako nandito? Bye-bye. Okay, guys. Thank you so much. Meron ba kayo gustong i-plug na social media accounts nyo? At ikaw, Jane, I'm sure umi-ere na ang iyong survival yes. online. Sige, go. Yes, kasi I recently joined an online reality game. You can join the Facebook group, yung Pinoy Survivor League. This first episode niya i-air tonight. Online reality ng Survivor, yung usual Survivor. And then, please follow me on my socials. Instagram, Jin Lakwata. YouTube, same, Jin Lakwata. That's it. Thank you, guys. Thank you, Empress, for inviting me. Max. Yes, go, Ed. Go, Ed. Hi, everyone. It's Adventuresome. So, I'm inviting you to visit my channel, Adventuresome, sa YouTube. It's actually the same handle across other social media accounts. So my Instagram is also Adventuresome. And I'm starting to create an account on TikTok. It's also Adventuresome. So I hope that you're going join my journey. And also, I would like to thank Uprise Apparel. Wow. Max. Wow, pengi naman yan. Sana umabot sa amin. Oo, meron tayo pag nagkikita-kita na tayo, meron. Pag-uwi niyo yung dalawa dito sa Manila. Gawa na tayo ng collab. Thank you. Max, ganun pala yung feeling. Thank you, guys. Thank you, Empress. Thank you, Jane, and thank you, Ed. Guys, please do subscribe on their YouTube channels dahil sigurado mag-enjoy kayo at on their social media accounts sa Instagram. Napakaganda ng mga pictures nila. Talagang matutuwa kayo. At sana nakakuha kayo ng mga tips sa mga gusto nga mag-start mag-vlog dyan. At I'm sure marami kayong natutunan dahil marami na din ako natutunan sa kanila. So guys, maraming salamat. Thank you, Royalties, for watching. Till the next episode. Thank you, Royalties. Bye-bye! Thank you. Bye-bye. Keep safe, everyone. Keep safe. See you guys soon. Kayong dalawa. Uwi na kayo.